Hello guys! Nagbabalik na naman po tayo dito sa ating Sari-Sari Store Business. Dito sa ating YouTube channel ay usapan Sari-Sari Store na naman tayo guys. Ito ang ating tindahan, Lulubog Lilitaw. Dahil ito nga malakas na naman po tayo, ay bukas ay lulubog na naman tayo. Dahil ito nga ang ating ganap-ganap dito sa ating tindahan. Dahil mayroon po tayong event dito sa court, kaya marami po tayong customers guys. So ito, sana nga tuloy-tuloy nga ito. Dahil maganda po ang weather, kapag magandang weather guys ay mas marami po ang activities dito sa ating court. Kaya ito ang ating mga kabataan at ang ating mga customers ay nandito dahil may sayawan po dito sa ating court dahil may kasalan po dito. So ito guys, habang nag-aantay po tayo ng ating mga customers ay nakaredy na po yung ating mga paninda. Alam naman natin dito sa ating pwesto kapag pupunta sila dito ay bultuhan sila dire-diretso at saka mas maganda po yung pa-isa-isa o dalawa para mas makater mo sana. Pero minsan sila kasi ay biglaan silang pumupunta dito. So dahil nga nabanggit ko dun sa una kong vlog guys, dahil meron na po tayong kakompetensya ay may kahati na po tayo talaga dito at yung iba ay pumupunta doon sa kabila. Pero mas super sugod naman itong ating tindahan ay nasa bukana dito sa covered court, kaya ito yung unang nakikita nila. So bakit nga ba nasasabi kong lulubog lilitaw ang isang negosyong Sari-Sari Store? Kasi eto nga guys, ang napansin ko, minsan napakalakas mo, susunod na araw ay biglang hihina talaga yung total sales mo at sunod-sunod dyan. Tapos bigla na namang lulutang na naman yung iyong tindahan ng parang alakas-lakas na naman. So eto dapat yung iyong maintindihan kung ikaw ay may balak magtayo ng Sari-Sari Store, lalong-lalo na dun sa mga subscribers natin na OFW. Hindi po talaga araw-araw Pasko hindi po araw-araw piyesta ang isang tindahan. So maintindihan po natin dapat yan, kasi minsan yung mga ibang tao ay busy sila at mamimili sila sa grocery at sa mga supermarket at talagang may mga stock sila. So ito dapat yung ating tanggapin sa ating katotohanan bilang isang Sari-Sari Store owner. Minsan dagsaan yung mga customer, lalo na kapag hating gabi na yung mga critical time ay talagang rush hour na tinatawag ay sunod-sunod sila guys. So ito, dahil nga may event dito ay nagiging umabot kami ng madaling araw guys, dahil nga yung pagdi-display nila dyan sa court sa para bukas ay may kasalan dyan. So yung mga nagsasayawan dyan guys ay mabenta po yung alak dito sa ating tindahan ngayon. So bumawi po tayo guys, dahil ito nga tulad nga ng aking sinabi ay nagkaubusan na yung ating stallion dito sa ating tindahan ngayon. Yung ating red horse ay mabenta ngayon dito sa ating tindahan. So ngayon, ang ating sigarilyo ay talagang blockbuster din at talaga ito yung binibili din nila, lalo-lalo dun sa mga kabataan na sumasali sa sayaw. So nakaka-enjoy nga kasi iba-ibang tao na ngayon nandito, yung mga bisita natin, bisita ng babae at saka bisita yung lalaki ay nag-merge sila dito guys. So iba na yung mga customers natin dito. Super sugod guys yung ating Bugnay Wine, bukas pa siguro ito gagalaw. So mga kabataan dito ay bago naming customers ngayon dahil galing sa ibang lugar, kaya nag-ingat na rin kami ni asawa ko na dun sa mga perang binibigay ay kailangan namin talagang sasalatin to. So super so good naman guys yung safety ng ating Sari-Sari Store ay nandito yung ating barangay Tanod. Katulad ngayon, yung ating customers ngayon ay nandito sila, tumatambay sa harapan ng ating tindahan at talagang safe na safe naman yung ating tindahan. So masasabi kong maganda ang Sari-Sari Store business kapag eto ganito guys, na may mga okasyon wala po silang ibang mabibilihan kung hindi ang isang tindahan na malapit sa isang okasyon. So eto po yung ating tatandaan kapag yung tindahan mo ay malapit ka sa mga ganitong establishment, ay mabenta po yung tindahan mo, lalo na kung may mga event na kagaya nito ay pasok na pasok po. Pero kapag mga ordinaryong araw guys yung ating tindahan ay okay lang naman, nakakakuta naman, pero hindi kagaya dati na doble yung ating benta. So kapag ganitong may holiday ay talagang tiba-tiba naman tayo, at kung may mga ganitong okasyon ay tiba-tiba po tayo sa mga soft drinks, mga inumin, ay ayun po guys. So dahil alam ko kulang na yung ating red horse, ay kailangan ko nang talagang mag-ano bukas
mag-kukuha sa ahente, o kaya ako na lang yung mismong pick up para lang alam ko bukas ng umaga ay marami na naman tayong ikikater, lalo-lalo yung ating mineral water ay mabenta dito sa tindahan ngayon dahil mainit po ng panahon, mainit po rin sa loob ng court at talagang kailangan nila ang malamig na tubig. So ito guys yung ating latest update lang dito sa ating tindahan. Kapag may event ay sinuswerte naman po tayo, tulad nga yung nakaraan natin mga araw ay talagang super tumal po tayo guys, at hindi po tayo sanay doon sa ganong benta dahil nga namimiss ko yung ganitong actual bentahan na talagang tuloy-tuloy yung ating mga customers. At alam naman natin kapag pagdating ng hapon gabi ay talagang malaki yung benta, alak at saka mga sigarilyo, doon po tayo mag-focus. Kapag darating na ng gabi ay kailangan magiging alerto na tayo at kumpletuhin na natin yung ating paninda. Kailangan malamig na malamig yung ating may ibibigay sa kanilang inumin. Lalong-lalo na kapag ganito yung store mo ay open na open, ay talagang makikipag yung customer service mo at saka yung pakikipag-usap mo sa mga customers ay kailangan maayos talaga dito. So ayun guys, ang tips ko ngayon sa inyo ay kailangan tanggapin po natin yung lulubog lilitaw ang ating sari-sari store business. Hindi naman po talagang dire-diretso mabenta. So ayun guys, ang ating mga bisita ay galing sa ibang lugar, at talaga nga naman ay yung mga makeup artist sila ay nandito na, kumpleto na sila, at bukas na ay nakaredy na sila dun sa mga ating event dyan. So itatry natin i-vlog guys yung bukas kung paano tayo magkikilos dito sa actual bentahan natin. At saka yung mga paninda natin guys ay hindi po natin in-expect na ganito karami yung customer ngayon, dahil yung ating backup na rep ay naumandar na at pinuno natin ito ng Red Horse, at para matuwa naman si customers na malamig na malamig. So ayun guys, mega shout out sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng mga supporters ko dyan, mga subscribers ko na walang sawang sumusuporta sa akin, mga solid supporters ko dyan, mga OFW, mga Pinoy dyan sa ibang bansa. Mag-comment naman kayo guys kung hanggang saan na lugar inaabot yung ating video. Mag-ingat po kayo palagi, lalong sinasabi ko sa inyo na mag-ipon po tayo ng mag-ipon. Huwag po natin ipapadala lahat ng ating pera sa ating pamilya sa Pilipinas, dahil at pagdating ng araw tayo po ay talo kapag tayo ay walang ipon guys. Dahil ako ay isang OFW din dati na 15 years ako sa ibang bansa, ay talagang danas na danas ko po yan guys. So eto ang maipapayo ko sa inyo guys ay kung kayang-kaya nyo pang magtrabaho dyan sa ibang bansa ay magtrabaho muna kayo at mag-ipon. Pag uwi nyo na, pagtapos na po yung inyong kontrata, ay nakaredy na po kayo, hindi na po kayo nangangamba, hindi na po kayo natatakot na umuwi, o kaya hindi na kayo mag-iisip pang mag-TNT, ay kayo na po ay magpo-put up ng business guys. So eto, isa sa ating natutunan dito bilang isang sari-sari store owner ay yung kaya nating tanggapin yung katotohanan, yung realidad ng nangyayari dito sa ating tindahan. Alam naman natin, katulad yung hindi ko ina-expect na magkakaroon tayo ng kakompetensya, pero eto nga dapat yung ating paghahandaan minsan. Kaya dapat kung ikaw ay malakas ng tindahan mo, ay dapat mag-ipon ka na, at mag-ipon para sa hindi ka na maaabutan ng tinatawag na crisis, o pagka magkaroon ng emergency ay mayroon kang dudukutin. So ayun guys, ang ating maipapayo sa ating mga kapwa ka-team kasari, kahit tayo'y baguan pa lang dito sa ating sari-sari store, ay nawi-witness na natin yung ganitong totoong pangyayari sa tindahan, yung ating paglubog at paglitaw ng lulubog-lilitaw yung ating tindahan. Kung mga customers natin ay ganun din, bigla-biglaan silang dumarating, tapos hindi na naman sila magpapakita, o kaya sana ay tuloy-tuloy na to kasi nakasahod na sila ng kinsenas at mayroon na silang pera, kaya na naman sila lumalabas, o kaya dahil lang sa may event dito ay marami tayong customer. So ayun guys, maganda rin kapag mayroon tayong ibang paninda, dinidisplay natin dyan sa harap, kahit hindi bibili si customers ay
nakikita na yung paninda natin at sa susunod na araw ay mayroon para silang paninda ng ganun. So yun ang iisipin niya, ititanim niya sa isip niya guys na mayroon tayong mga panindang ibang bagay, ay babalik siya at babalik at bibilihin niya yung items na yun guys. So wag po tayong tama rin na maglagay ng ibang paninda sa iyong tindahan kung mayroon ka namang kapital na pangbili. So mas maganda po yung makumpleto natin yung ating paninda para si customers ay nagmamatsyag lang yan, pero magugulat ka at pupunta yung sa tindahan mo para bibili yung items na yon. So ayun, danas na danas ko na yan guys yung ating pagdi-display ng mga items na hindi fast moving. Yung alam natin na hinahanap din naman ng mga customers minsan ay ito ay ginagamit sa mga bahay na hindi naman siyang araw-araw, katulad yung mga electric tape, yung tinatawag na pang ano sa gripo, yung teflon, ayun mayroon din akong stock dito. So yung mga pang palinis sa bahay, yung pampakinta, yung wax ay meron din ako dito guys. So yun, tinitignan nila yung paninda natin kahit hindi binibili, pero sa susunod na araw ay babalik at bibili na sila kasi alam na nila na mayroon tayong stock na ganun guys. So ayun, salamat sa lahat ng ating mga supporters dyan, yung mga nanonood ay mega mega shout out sa inyong lahat. Sana ay makarami po tayo ng benta bukas dahil marami po tayong customers at marami pong bisita yung ating ikakasal. So congratulations dun sa ikakasal, ay kamag-anak ko po yun at pinsan ko, kaya thank you very much sa kanya dahil dito sila kumukuha sa ating tindahan. So mega mega shout out sa lahat ng mga customers natin, sa lahat ng ating mga viewers. Tulad ng aking sinabi, ay mag-ipon po yung mga kapwa nating ka-team Kasari, yung ating bagong bukas dyan na nagtatanong na gustong kumuha agad-agad ng permit. Pwede naman po kayong hindi kumuha agad-agad ng permit dahil trial and error muna yung tindahan nyo, ay pwede munang wag muna kayong kumuha ng permit. Mga 3 months, 4 months ay pwede na kayong kumuha ng iyong permit guys. Pero kung alam nyo naman na talagang malakas na malakas dyan sa tindahan nyo, ay kumuha na kayo ng permit nyo guys at para maiwasan nyo yung matax map at alam na natin yung responsibilidad natin. So hanggang dito na lang muna guys. Bye!